Good morning po mga friends. Kamusta na kayo dyan? Ngayon is Lunes Santo. Iisip ko kung ano yung pwede natin i-share sa ating mga neighbor. Baka magluto ako ng lugaw lang. O kaya aros kaldo. Halika, samahan niyo akong magluto. Nakapag-prepare na ako kanina ng kanin bigas, minahaban na bigas, at saka nag-check ako ng mga cut-cut na chicken, at saka bawang, konting luya, ito, at saka mantika. Buti meron pa akong natitirang ito yung parang pangpasarap sa lugaw. Yung pula. Anong ba tawag dito? Para sa mga maliliit na butil ng palay. Bulaklak ba siya? Ito yung mga may mga natitira pa ako, mga buto-buto ng manok. May mga laman pa siya, pwede pa naman po siya lutuin. Tsaka ano, bago mag-COVID, nagbili na akong chicken para hindi na ako lalabas sa araw ng quarantine. Nandito lang ako sa bahay. Ito yung binabad kong bigas. Asin, mantika. Ngayon, lagyan natin mantika. Igas na muna natin ang luya. Saka bawang. Ito sila, oh. Kamusta kayo? Kamusta ang tulog nyo? Ang init dito sa amin. Kasi umagang umaga. Halika na, igisa na natin yung luya at saka bawang. Ipablend lang po muna natin sila. Pag nag-dry na, saka natin ilagay yung chicken. Lutuin natin yung maigi para masarap ang lasa. Ngayon, brown na siya. Ayan na, brown na. Ilagay naman natin yun. Kaya, pagka may mga ganitos, yung mga buto-buto, ipinagsasama-sama ko sa isang balot yung mga laman-laman at saka kung ano yung pagluluto ko sa kanila para naka-stack lang sa ref kung kailangan may makukuha ko. Pan po muna natin para lalo siyang magkaroon ng masarap na lasa bago natin ilagay ang bigas. Mainit dito sa amin kasi nasa harapan ng aming bahay, malapit sa kalsada. Marami pala akong tanim. Ito oh. Mahilig ako magtanim. Ayun. Ngayong NCOB ko lang na priority uli ang mag-separate-separate, ang maghati-hati ng mga tanim ko.
dito sa harap ng bahay namin. Maliit lang ang garden ko. Sa mga gilid, nilagyan ko sila ng mga puno at saka maraming iba-ibang klaseng prutas, mga seedlings, pinalalaki ko pa. Inibenta ko po sila kapag may bibili ng mga kaibigan ko para may kaipon po ako ng funds kasi gusto ko pong makatulong sa maraming tao na kailangan magtanim ng mga puno, mga seedlings, mga prutas. Kaya nagbubuhay po ako. Katulad po nito. Dito ko lang po nilalagay yung mga buto. Hinahayaan ko lang siya dyan. Kasi wala naman kasi ako masyadong lugar na pagpapalakihan sa kanila. At saka budget ngayon, income, hindi ako makabili ng mga ganitong plastic. Kasi sarado ang mall. Siguro, pag natapos tong ENCOB, malalaki na yung mga buto, seedlings na sila. Tsaka ko sila ililipat sa lupa. Ilalagay ko sa ganito. Check na natin. Ayan. Ang bango-bango. Ngayon, nakikita nyo, naluluto na siya at saka mabango na siya. Ipa-brown lang natin siya. Yan. Pa-brown lang natin siya ng kaunti para kahit paano masarap ang lasa. Yan. Ilagay naman natin ngayon ang binabad na bigas. Bigas lang kasi. Pero masarap naman itong bigas. Kasi ito lang ang meron kami. Yung iba, nilalagyan ng lagkit. Halo-haloin po natin siya. Ayan. Nakikita nyo, medyo pwede na siyang lagyan ng tubig. Inano muna natin siya para mas malasa yung manok at saka yung gas. Masarap to. Haluin natin. Para lumasa siya at maluto. Dagdagan pa natin yung tubig. Takpan lang natin siya at pakuluin. Ngayon, check natin, halu-haluin natin para hindi nagdikit-dikit ang ating bigas. Ngayon, kulo na siya. Anggalin natin yung mga nasa ibabaw na mga bumubula. Kasi iyan yung mga oil, yung mga kumbaga sa bigas,
Yan yung mga nilalabas nilang mga bubbles. Para makasama na rin yung mantika, yung oil. Ngayon, nagaano na, bumubukad-kad na yung bigas natin. Ang bang-bang yun. Ang bigas na ginamit ko dito, 4 na gatang at 2 kalahating pichil. Para masakop na rin yung mga kasama ko sa bahay. Pabigyan ko rin po yung mga kasamahan namin dito, mga naupa. Kahit paano makakain kami lahat. Ngayon, kulong-kulong na siya. Tingnan nyo kung ang kanin malalaki na. Lalagyan na natin siya ng magic sarap. Kasi wala tayong chicken broth o ano. O ano mang masarap na nor cubes. Kaya magic sarap muna. Para may lasa. Tapos, sa bigyan lagyan natin ng asin. Yung tamang asin lang, huwag marami kasi pag maalat hindi masarap. Saka baka magkasakit pa tayo sa bato. At ilagay po natin ang ito. Konti lang. Para susunod, meron naman tayo uling magamit sa pagluluto uli ng lugaw. Kung gusto nyo, lagyan nyo ng pamintang dog. Siyang maluto. Wow! Amoy na amoy ang luya at saka kanyang bawang. Si Goldwin, oh! Nagugutom ka na? Ha? Goldwin, nagugutom na yan? Oh, pakainin muna kita. Ito si Goldwin. Yan. Kain na daw siya. Almusal. Sige, kain na, Goldwin. Gutom na. Magaling to mag-massage. Kapag napapagod ako, si Goldwin ang aking taga-massage therapy. Kain lang, Goldwin. Mag-wash muna ako ng hands. Nakaw na. Pusa namin. Malinis na uli ang hand ko. Naghugas na ako. Ngayon, ito. Luto na ang ating haros kaldo. Opo. May mga ano po kasi, may mga kasama po kami dito kasi na upa. Hindi, isang pinto, isa kasi. Oo nga. Hindi, isang pinto, isang pinto. Lima kami lahat. Dito na lang po. Salamat. Kanina po yan. Ah, sa barangay. Ayuda ni barangay po. Ayan po. Salamat naman at may dumating na ayuda kay barangay. Kumuha ka na. Kunin nyo pa yung dalawa doon, oh. May dalawa pa. Tapos ibigay nyo kay La Raymart at saka kay Dominic. Dito kay ano, oh. Kuya Bebot.
Salamat po sa ayuda ni Barangay Cop. Nagbibigay sila ngayon. Ayun po. Marami pong salamat eh. Sa barangay po. Oh, sa barangay po. Salamat. Thank you po, Kapitan Cartanio. Hindi ako nakikita. Opo. Yun. Nakita na ako. Madilim, mainit kasi sa labas. Ito, ayuda ni Kapitan. Yun, ayuda ni Kapitan. Ibibigay ko na ngayon dito sa mga kasamahan ko sa bahay. Kuya Bebot! Kay Dominic. Ito kay Dominic, pakabigay. Sabi nakalista lang daw to. May pangalan lahat. Ba't nagbibigay lang? Okay na yan. Okay. At least lahat meron. Hindi na kailangan mag-lista. Yan, si Kuya Bebot, bagong gising. Kanya ako mangkok nyo. Lugaw. Ate Penny, paingi po ako mangkok nyo. Hindi tayo na mangkok. Tulog pa si Kuya Dominic. Tulog pa sila. Akin pala to. Dito tayo. Pa, Raymark. Paingi ako mangkok nyo. May nagluto akong lugaw. Ayan yung sayo. Yung grocery mo. Ito pala yung ano, oh, ayuda ni Kapitan Cartanio. Barangay Dila. Ayan. Ayan, oh. Yan. Yan. Nabigyan din kami sa wakas. Nung una kasi dalawa lang yung nabigyan. Dalawa lang kami. Nagkamali kasi sila ng ano, lista. At saka huli na ako. Nang nag-therapy kasi po ako noon. Pagkatapos ko mag-therapy, nakapagbigay na pala. Kaya hindi na nalista. Magbigay tayo ng lugaw. Ayan, ang sarap-sarap na niya. Mmm. Hatiin natin sa makakaabot ng lugaw natin. Ayun. Dai, pabigay na lang kay Raymark. Oo. Sige. Asan mangkok ni Raymark? Ayan, ito o. Oh. Yung doon, sa kabilang kwarto. Ito o. Kay Raymark to? Oo. Oh. Hati-hati muna. Dami kasi kami dito. Oo. Ako, nakakain ka lang. Ah, nagkain ka na. Tulog pa. Ano oras ka nagising, Kuya Bebot? Si Kuya Bebot. At sa lang. 7 ako nagising. Ayun o. Gala 7. Yan ba yan? Bungi ako, bungi. Ibungi daw siya, sabi niya. Okay lang yun. Makikita ka naman sa YouTube eh. Diba no? Ayan. Okay na? Okay sa lahat. O sige, salamat po. Antayin pa natin yung ibang mangkok. Oo, kasi ano, lahat botante meron. Ate Penny, yung mangkok mo. Si Ate Penny. Yan. Sino yan? Kami. Diba? Nagba-vlog ako. Para sa mission ko. Wala akong mission therapy, kaya mission bahay na lang. Mission bahay. Kunti lang. Kayong dalawa ni ano? Sino ba to yung anak mo? Tantan. Si Tantan. Okay na? Okay. Kumuha ng perang padala ni Papa niya. Ah, kung takuha na lang. Thank you ah. Okay po, salamat. Antayin natin. Si Dominic tulog pa. Wala, umalis. Ah, umalis ba? Bigyan natin yung kapitbahay natin si Aling Sally at saka si Adora. Dai, pakibigay na lang ko, Dai. Ha? Pakibigay. Kanino yan? Kay Aling Sally at saka kay Adora. Ito. Yan. Kapitan! Kapitan ng Barangay Dila, si Cartanio. Dating konsehal din.
Mabait po yun. Alam ko, last term niya na ngayon eh. Pero kung papahintulutan pa, na bigyan pa po siya ng another term, sana po bigyan pa po. Para pamarisan pa ng mas marami. Kaya lang, syempre, meron din po na gusto pang Kanina to? Hmm? Kay Aling Sally. May mga gusto pang tumakbo bilang kapitan. Ito kay Adora. Kasi sila po, yung mga kapitbahay ko, hirap din po sila sa buhay. Pero nagsisikap naman po sila sa buhay ngayon. Yan. Ito na lang ang ating lugaw. Pagka meron pang wala, bigyan natin. At gusto pa, bigyan natin. Hindi kasi ako lumalabas. Dito lang ako. Dito lang sa aming bahay, marami ka nang kailangan tulungan. Lalo na ngayon, ang hirap-hirap ng buhay. Maraming mga kailangan pagkain, pampinansyal. Walang pagkukuha na kasi walang trabaho. Kaya, pray, maraming salamat kay Papa God, kahit papano. Kahit solo lang akong ina, wala akong kapatid, wala akong magulang, eh, hindi ako pinababayaan. Kaya, lagi tayong papasalamat kay Papa God. Ito dahil kay Adora. Mainit dahil hawakan. Oh my God! Ito. Kukuha akong tatito. Sige. Mainit kasi. At least, mamaya-maya, kakain naman kami ng lugaw. Dito, apat kami sa bahay. Yung dalawa kong anak na sa Davao. Yung pinapadalhan ko na lang po sila kapag ka nakakaraos-raos ako sa pagte-therapy ko po. Kaya ngayon, di ko alam kung pagkatapos ng COVID, kung makapag-therapy ako o hindi. Sana lahat ng i-therapy ko is gumaling. At hindi po akong mahawaan ng virus na yan. Pray natin kay Papa God. Kasi po, ang laki na natulong ng Panginoon nung ako'y pinagkaloopan pa po ng panibagong buhay. Marami ako natutulungan na mga tao. Pagka hindi yung mga bagay na imposibleng gawin ay nagagawa ko sa pagte-therapy lang. Kaya in God's grace, alam ko, bibigyan tayo ni Papa God ng malakas na katawan sa araw-araw. Marami pong salamat sa inyo, magandang umaga. At naway ngayong panahon ng Kwaresma, dapat po tayo mag-meditation, magdasal. Ipagdasal natin na maging maganda ang ating bansa, ang lahat ng tao. At naway, pagpalain tayo sa araw-araw, bigyan tayo ng maraming blessing, pagkain, mga pangailangan natin. See you. Salamat po. Huwag niyong kalimutang i-subscribe ako sa YouTube at saka i-like po sa Facebook. Thank you.